videos, kaya pasensya na po sa inyo lahat dahil marami din po tayong pinagkakabalahan. Ayan. So ngayon po guys, meron po ako isa-share sa inyo regarding po ito sa health. No? Health tips po ito. If ever na magkaroon kayo nito, ma-aware po kayo. Okay? Pero disclaimer lamang po, mga mama and sir, hindi po ako doktor, hindi po ako nurse. No? Ito pong isa-share ko po sa inyo is, kumbaga, base lang po sa naranasan ko yung isa-share ko sa inyo. No? So, maiksi lang po itong video po na ito, kaya makinig po kayo. Possible po itong makatulong sa inyo, especially sa mga walang pang paggamot, walang pang pa-ospital. No? So, ito po yung makakatulong po ng malaki para sa inyo. Okay? So, let's start na po natin yung topic po natin. So, for today's video guys, ang pag-uusapan po natin is yung shingle. So, yung tinatawag po natin kulebra. Okay? Kung familiar po kayo sa kulebra or shingles, no? O, ito po is yung isang sakit na napakadalang magkakaroon or magkakaroon ka man ito, siguro mga nasa above 50 years old, ganyan. Pero nagkakaroon din naman sa mga adolescents, sa mga adults, no? Pero napakadalang, sobrang dalang po. Okay, so, ngayon, yung kulebra or yung tinatawag po natin shingles, ito po ay isang sakit na nakapag, halimbawa, based lang po sa na-research ko po, no? Kasi, based lang din sa naranasan ko. Okay? Ayan, so, ngayon, yung kulebra po, o yung tinatawag natin shingles, ito po yung, parang kapatid na siya ng, ano, na chicken pox, o yung bulutong na tinatawag po natin. No? Kaya lang, ang kinaibahan lang po talaga nito, no? Tumutubo lang ito sa isang part lang ng katawan. For example, magkakaroon ka nito, pwedeng tubuan ka lang niya dito sa leeg. Kasi ako nung nangyari sa akin, tinubuan ako dito sa leeg, tapos dito sa mukha, tapos dito sa may ulo, paikot yan hanggang dito sa may bato. So, diyan ako nagkaroon. Pero, pwede kang magkaroon sa braso, o kaya dito sa may bewang mo, o kaya sa likod mo. Yan. So, yan lang yung mga part. Hindi siya dumadami. Ang kinaiban lang niya sa bulutong, sa buong katawan tumutubo. Kaya lang itong kulebra or shingles na tinatawag natin, tumutubo lang ito sa isang part lang ng katawan natin. And then, yung pakiramdam ng pagkakaroon ng shingles, yung mga nararanasan mo kapag meron kang shingles or kulebra na tinatawag, no? Ito po yung pagkakaroon ng butlig-butlig siya. Butlig-butlig, tapos may tubig sa loob. Una kasi ang nangyari sa akin, mga ma'am, sir, nagkaroon ako ng parang tigyawat lang. Tapos sabi ko parang okay lang, wala lang, ganun. Tapos mga ilang araw, mga 2 days or 3 days, dumadami na siya. Tapos ang pakiramdam ko parang parang siyang maiinit. Umiinit siya. Tapos mahapde, masakit. Tapos, unti-unti habang tumatagal, nagkakaroon na siya ng tubig. Tapos, dumadami na siya. Yan, hanggang sa yung pananakit ng ulo, lalagnatin ka. Yan, tapos, parang wala ka laging ganang kumain. Ganyan, yan yung mga naranasan ko. Ito yung itsura ko nung nagkaroon ako ng shingles. Yan, ganyan yung itsura ko nung nagkaroon ako ng shingles or yung kulebra na tinatawag natin. No? So dito naman sa kulebra or sa shingles naman ito, no? Yung para kang pakiramdam na parang pinapaso yung balat mo. Ano, parang yung sigarilyo inano, pinatay sa balat mo. Ganun yung pakiramdam, sobrang init, tapos hindi ako magagalaw. Tapos ang pinaka worst part na nangyari sa akin, parang na-stroke yung kalahati ng mukha ko. Kasi napansin ko na nagluluha na yung mata ko, tapos hindi ko na siya maigalaw yung part dito na nagkaroon. Hindi ko na siya magalaw, hindi ko na maigilos na maayos. Yun pala na mild stroke na ako. No? So yun yung kinatakot ko. Kaya ang ginawa kong treatment, guys, nanood ako sa mga YouTube ng na kung paano gamutin yung ganito, ganyan. Hindi ko pa alam na shingles pala yung tumubo sa akin. So, ang ginawa ko, kasi lahat sa panahon ngayon, lahat na ng
nangyayari sa atin sa panahon ngayon, nasa YouTube na, nasa Google na. So, nag-search ako sa YouTube or at saka sa Google kung ano ba yung nangyayari sa akin. So, yun nga, hanggang nalaman ko na meron akong kulebra or yung shingles na nalatawag. Tapos, naghanap din ako ng mga solution or mga remedies na pwede kong gawin para mapagaling yung kulebra ko or yung shingles ko nga. So, yun, nakapanood ako ng isang video. Hindi ko maalala kung kaninong video yun eh. Basta pinanood ko siya, tapos doon ko nakita yung resulta or yung kung ano yung mga dapat kong gawin. Tapos nung una bumili pa ako ng pamahid para maibsan yung sakit saka baka mawala nga. So bumili ako ng pamahid, hindi siya natanggal. Tapos, ginawa ko na rin yung sinabi nila na maligo daw ako ng kinakulo ang bayabas, yung dahon ng bayabas. Basta nilalanggas ko na siya. Tapos, bumili din po ako nung sabon na sulfur ata yun. Basta yun yung ano, kasi nga that time, pandemic, so wala pa yung masyado. Hindi wala masyado, wala talagang budget that time para magpa-hospital kami. So, ayun, kung ano-ano na lang yung ginawa ko, nagpakulo ako ng daon ng bayabas, bumili ako ng cream, ng sabon, ayan. So, yun yung mga ginamit ko, pero hindi pa rin siya umefect. Parang mas nagalit lang yung kulebra sa balat ko. Kaya, yun, yung napanood ko ngayong video na yun, sa kanya ko nalaman na kung ano yung gamot doon sa may shingles. Actually guys, yung shingles o yung kulebra na tinatawag po natin, matagal po ito, at least 2 to 3 weeks lang. Pero yung sa akin guys, hindi ko kasi siya naagapan agad, kaya umabot siya ng 1 month. So isang buwan po yung naging gamutan ko doon. Kaya talagang pumayat ako ng sobra. Tapos, yung gamot na sinasabi ko, ito po yung acyclovir or acyclovir na tinatawag natin. Yung 800 grams, tapos tablet. Tama ba? Parang sa naalala ko, tablet ngayon. Kasi this year lang yun nangyari. So, acyclovir or acyclovir tablet yung ininom ko, 800 milligram yung ano niya, yung taas niya. So, kumain din ako ng mga prutas. Nag-fruits din ako ng fruits. Prutas. Kumain ako ng mga prutas nun. Kasi nga, bumabagsak yung immune system ng katawan ko. Yun, so sabi din sa na research ko, kaya ka rin tutubuan ng kulebra or ng shingles dahil sa pagbaba ng immune system ng katawan ng isang tao, especially kapag na-stress nga tayo, di ba? Isa din 'yon, yung pagiging stress natin. Tapos ano pa ba? Yun, ang nangyari noon, minom ako ng pagkainom ko ng acyclovir, bumilis yung pagaling ng ano ko, ng shingles ko, ng kulebra ko. Kaya ayun, umabot siya ng 1 month kasi nga hindi ko agad naagapan. Pero sobrang effective guys nung acyclovir or acyclovir natin na gamot na ininom ko, sobrang effective niya para mawala yung shingles na meron ako or yung kulebra na meron ako sa balat ko. Okay, so guys, isa pa rin sa mga pinaka-importante, mga ma'am and sir, no, ito po yung kailangan hindi tayo mag-experiment na kung ano-ano lang yung inumin natin, kung tayo maniniwala sa kung ano-ano lang yung gagamot natin sa sakit na nararamdaman natin, especially kung hindi pa natin alam kung ano yung sakit na meron tayo. So much better pa rin guys na magpakonsulta tayo sa doktor, no, na magpa-check up tayo para malaman natin kung ano pa talaga yung gamot or lunas para sa sakit na nararamdaman natin. So hindi tayo po pwede na magpasa walang bahala kung ano yung sakit na nararamdaman mo sa katawan mo. Tapos hindi ka pwedeng kung ano-ano lang yung ilalagay mo sa ipapahid mo or ilalagay mo or iinumin mo sa sakit na nararamdaman mo. Dahil baka mamaya mas lumala pa yung problem na meron ka sa katawan. Okay, so ito po guys, sinashare ko lang po ito sa inyo.
para at least meron po kayong idea kung paano nyo gagamutin yung shingles or yung kulebra kung sakali mo magkakaroon po yun. So most of all guys, sa pinapaalala ko lang ulit, nagkakaroon lang nito is mga 50 years old pataas. Kung magkakaroon man yung mga adolescents or mga adults, sobrang dalang po talaga niya. Okay, disclaimer lang po ulit guys, hindi po ako isang doktor, hindi rin po ako isang nurse. No, ito po ay base lamang po sa aking na-experience or base lamang po sa aking naranasan. Kaya kung meron po kayong mga nararamdaman or mga na-experience na ganyan, no, yun lang po yung masasabi ko. Acyclovir po is the best. Acyclovir is the best po talaga. Okay, so ayun, so sana guys, meron po kayong nakuhang idea sa video po na ito. At finally guys, lastly pala, hindi finally. Lastly po, sana mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, GR Vlogs guys. Pa-share na din po. Pa-like and subscribe na lang po. And maraming salamat po. Hopefully nakatulong po yung video po na ito. Especially sa mga nakakaranas ngayon ito. Okay? Ayan, so kita po ulit tayo sa next video. Bye-bye!